magandang magandang umaga po sa kanilang lahat. Muli po tayo ay nagbabalik dito sa Real Talk. Nais po namin ayayahan ng lahat to stay tuned dahil napakaganda po ng ating topic ngayon. Kaya kung ikaw po ay naririto ngayon at nakikinig, naiyahan po namin kayo na kayo ay manatili dahil ang ating pong guest ngayon talaga kahit na busy to ngayon dahil sila po ang in charge sa ating pong pamimigay ng ating pong munting regalo mula po sa Life Church, lalo na po kay Pastor Ancho and Pastora Lutz sa ating pong mga ka-church members na medyo nahihirapan ngayon at talagang napakalaki ng challenge ngayon when it comes to food supplies, ay pinaulakan po tayo ngayon. Kaya ating pong batingin at ating pong i-welcome dito po sa Real Talk, Mr. Marte Bacolod. Magandang umaga, Ms. Heather, at magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig ng Real Talk. So, but before that, gusto ko munang batiin yung family ko dyan sa Irawan. Si Mamay, alam ko nakikinig. Si Ina, nakila pastor ngayon. Tapos yung family ko sa Siksikan, yung Bacolod family, and yung mga, yung Corba Network, at yung mga ibang nakikinig pa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amazing. Siyempre, binabati din natin ngayon ang yan, mga televiewers natin at ang FB viewers. Si Nala Alarcon, yung Kudos Bibingka House. Si Tina at saka si Kin Hupanda, Ryan Brizo, Ria Munoz, si Reynald Jacobo, Luis Sapat, Kiko Polizon, ang dami pala. Si Sharf Limao, Jonawin Santos, Ano Senya, Ray Ariel Baldonado, Majong Gapilango, Ate Mayra Bacolod, John Dave Mansari, Michelle Agustino, Ket Enrile, at of course sila Ate Mirna po sa Las Vegas. Hello to USA. Ang ating pong topic today, grabe po. Napaka-importante po nila sa atin ngayon, lalong-lalo na ngayong panahon po ng ating enhanced community quarantine. At sila po talaga ay isa na ngayon sa ating mga frontliners and also first responders. Our topic today, magsasaka ako, taas noo kahit kanino. Kuya Marte, bigyan niyo naman po kami ng iyong family background para po dun sa mga hindi pa po lubusan nakakilala kay Kuya Marte. Siya po ay aking kuya. Dati ko po rin siyang tribe leader sa Tribe of Simeon. Kaya kung taga-Tribe of Simeon ka, stay tuned. At syempre, ninong ko rin po siya doon aming kasal. So, Kuya Marte. Ayun na nga. Ninong ako ni Miss Heather. So, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Marte Bacolo Jr. For sure, yung tatay ko senior kasi junior nga. And then ang aking nanay is Sally Bacolod na nakatira ng mahabang panahon na sa Barangay Siksikan. Actually, yung Siksikan noong time na yon, nagtataka kami bakit Siksikan kasi konti pa lang kami. Uh-huh. Pero ngayon, Siksikan na po talaga kami dahil sa dami ng mga subdivisions at tao nandun. So, yun nga, bukid yung aming lugar, Miss Heather. Bukid talaga siya, as in, yung bahay namin is nakatayo sa isang burol na napapalibutan nyo ng mga basakan at saka lupa na mayroong pagitan ng mga ilog, kabilaan. So doon talaga lumaki yung Marte Bacolod na nasarap nyo ngayon. And then, mula pagkabata and hanggang ngayon, araw-araw akong pumupunta doon sa aming lugar, which is sa Siksikan nga. So, nabanggit po ni Kuya Marte na ang Siksikan po noon ay talagang para siyang malawak na bukirin. Hindi po ba kahit naman po hanggang ngayon ay kung dadaan po tayo dyan paglampas po ng tulay, napakagandang tanawin ng basakan at mga gulayan. Actually, Ms. Heather, yung Siksikan at Irawan, yan yung pinaka number one producer ng gulay sa buong Puerto Princesa. So, yung mga gulay na kinakain natin, normally nanggagaling ang malaking bulto ng gulay na gagaling sa Irawan at Siksikan. And for sure po, yung mga nadidistribute sa ating mga gulay, dito po ngayon sa Puerto Princesa City, dahil nga po ngayon ay nagbibigay ng ayuda ang ating gobyerno, ay for sure yung iba doon ay galing po sa Siksikan. Kagabi nga, ay kanina lang, nagpack kami ng 100 packs na veggies. Wow. At gabi na kami natulog ni Mamay, ng aking misis, at yung mga team ko, dahil nga, yung mga gulay na galing sa Siksikan, at sa Irawan ay pinapak namin para makatulong sa mga nangangailangan sa panahon na to. Amazing. So, Kuya Marte, ano ba yung klase ng buhay ng anak ng isang magsasaka? Uy, ayun na. Nung time talaga na nagsisimula akong lumaki, lumaki kasi ako na pagkamulat ng isip ko, nasa farm na talaga. So, yung tatay ko, madaling araw pa talaga gising na yon.
and nasa farm tsaka sa fishing. Mm-hmm. So, ako, habang lumalaki talaga ako na nakikita ako yung buhay sa farm na sobrang napakahirap. Yan yung time na madaling araw, kailangang gising ka na para hindi mainit, and at the same time, gabi na, nagtatrabaho ka pa dahil nga sa sobrang tindi nung kailangang energy at effort na gagawin para sa pagsasaka. So, bata pa lang talaga kayo, Kuya Marte, talagang nabanat ng iyong buto. So, paano naman po sa eskwelahan? Ayun, siguro mga 4 years old, tumutulong na ako sa, mm-hmm. sa parents ko. Pero siyempre, maliliit na bagay pa lang yun kasi maliit pa nga ako. Mm-hmm. Pero, ang ginagawa, pagkatapos sa farm, for sure, nagmamadali talagang mag-BS, magligo, mm-hmm. maligo dahil dapat by 7, nakaalis ka na ng bahay. Nung time namin, 7:30 pa yung flag ceremony. So, dapat by 7:30, nasa school na. And araw-araw yun, magsasama sa farm sa umaga. Tapos, pagdating ng hapon, uuwi rin ng maaga para tumulong sa magulang. Balita ko po na parang isa sa mga testimony niyo po ay parang naging struggle para sa inyo noon yung sabihin na magsasaka ang tatay ko. Kwento niyo naman po yun, Kuya Marte. Actually, habang lumalaki ako, nagkaroon na ako ng insecurity sa sarili ko. Kasi pakiramdam ko yung magsasaka dati. Kasi nga, yung mga produkto namin ang mura-mura. Nung time na yon ang mumura ng produkto. Tapos, yung feeling na mahirap ka talaga pag nagpa-farm ka lang. Compare, yung pananaw na pumasok sa isip ko dati habang lumalaki na parang pag magsasaka ka, mahirap ka. Kasi kailangan magbanat ng buto, magpainit. Tapos habang yung iba nakikita ko, yung mga magulang nila is may mga stable job. So parang nagkaroon na talaga ng inggit at insecurity. Na parang, actually yung nung lumalaki nga ako at nag-aaral, sabi ko mag-aaral akong mabuti kasi ayaw kong lumaking magsasaka. May ganun akong thinking, may ganun akong pananaw na ayaw kong maging magsasaka at ayaw kong lumaking magsasaka dahil nga doon sa sitwasyon na yun na na-experience ko. Alam niyo po, hindi po biro na para sa isang bata ay makaranas po ng ganong klaseng pakiramdam. Yung magkaroon po ba ng parang, yung sa lingwahe natin na parang kawawa naman ako o yung sinasabi natin na buti pa siya, yung mga ganon. So ngayon talagang, I want you to stay tuned dahil napaka-importante po ng ating topic ngayon kasi talagang isisiliwalat po natin how are we going to overcome our fears and insecurities para ang ating buhay ay talagang maisabuhay natin ng worth living. So, noong Marte, grabe po talaga yung pinagdaanan nyo na po. Naapektuhan po siguro marahil din po ang pakikisalamuha mo sa ibang tao. Actually, habang lumalaki ako, nagkaroon ako, nung especially nung college na ako, sabi ko gusto, ang pumipili na ako ng tao. Mm-hmm. Yung gusto kong kaibigan yung mayayaman, gusto kong kaibigan yung may sinasabi, kilala. Gusto kong kilala. Nagkaroon ako ng ganong ugali kasi nga dahil sa insecurity na nabanggit ko kanina, dahil sa insecurity na meron na yon at sa fear, parang sabi ko, niloloko ko yung sarili ko na kinukonek ko yung sarili ko sa mga ganong tao na parang basta lang maitago ko yung insecurity na meron ako kasi yung feeling na pag ito yung mga kaibigan ko, matatalino, may kilala, may sinasabi. Yung feeling ko sa sarili ko nung time na yun, ganun na rin ako. Nag-create siya ng ganung klaseng buhay sa sarili ko. So talagang makikita po natin na from fear to insecurity ay nagkaroon po. Kasi alam ko Kuya Marte, marami po nakikinig sa atin ngayon at nanonood na pinagdaanan din ang ganitong klaseng stage sa kanilang buhay. So nagkaroon tayo ng parang defense mechanism. Hindi po ba na parang pinaligiran mo ang sarili mo ng mga taong akala natin ay makakatugon doon sa pinagdaraanan mo. Pero paano nyo po ba yun na overcome? Ano yung naging turning point po ngayon ng buhay po ninyo? Bago sa turning point, meron pang isang pagkakataon sa buhay ko. Actually, hindi siya isang pagkakataon lang, pero naging parang buhay ko na siya na dahil doon sa insecurity na sinasabi ko kanina, pinipilit kong maging makakope doon sa mga tao na nababanggit ko. Dapat, gusto ko na rin magkaroon ng, dapat mayroon din akong sapatos, dapat maganda rin yung damit ko. So, nakagano na talaga and nakita ko hindi talaga
lately na-realize ko na grabe pala yung ginawa nung insecurity, nung ganong fear, nung ganong maling thinking na napasok sa isip ko. But sa turning point naman ng buhay ko, eto na talaga yung thankful ako kasi ang nakita ko yung kaaway, way niya pala yon na sirain ako, gawin ako insecure, bigyan ako ng takot. Kasi yung pinaka-turning point ng buhay ko is yung nalaman ko yung Jeremiah 29:11 ng buhay ko. Alam naman natin, di ba yon? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. So, nung na-realize ko na ang ganda-ganda pala ng plano ni Lord sa buhay ko, na pilit sinisira ng kaaway, so, doon ako unti-unting nagbago. Doon ako unti-unting nakabango na yung insecurity, actually hindi siya one day process. Sobrang habang proseso nung sinasabi ko na to. Pero, at least this time, alam ko na may plano at purpose yung buhay ko kay Lord. At nung nalaman ko na mayroon ng plano at purpose yung buhay ko kay Lord, meron na akong direksyon. So, nagsimula na nalalaman ko na hindi ko naman pala dapat isiksik yung sarili ko sa iba kasi precious ako sa paningin ng aking Panginoon, ng ating Panginoon. Hindi ko naman kailangang ma-insecure kasi created ako na unique ni God. So, nagsimula yun, nagkaroon ng purpose, nagkaroon ng magandang plano, at meron akong tinatanong at focus dahil doon sa Jeremiah 29:11 sa buhay ko. Curious lang rin po ako noong Martin, may nag-text kasi, naranasan niyo rin po ba yan noong panahon na naririto na kayo sa simbahan? Pero bago niyo po yan sagutin, nais nating batiin po ngayon ang mga taga Water District, sila pangunguna po ni Miss Grace Borja, syempre po yung ang ating napakaganda at talaga pong napaka-talented na si Coach V, binabati rin natin si Jane Barrientos, ito napakasipag na, gwapo pa, Alds Ragunton, si Miss Mildred Cabrestante, ito talaga ang reina namin talaga, si Miss Bing Pandoliano, si Cherry Temperatura, si Teacher Amelia. Hi Teach, magandang umaga po sa inyo. And ito rin, ito tagang ka-level ko to sa kagandahan. Si Miss Coley Manese. Hi Coley, we miss you here sa Palawan. So may nag-text kasi nung, ito ba ay naranasan mo? Or kasi baka naisip nila, hindi ito nararanasan ng mga taong sa loob ng simbahan. Ito ba naranasan mo din yung insecurity na yon? Nakilala mo na ba si Lord nun? Were you already part of the church? Yung insecurity talaga nagsimula yun nung bata pa ako. 'Di ba yung kinukuwento ko nga na dahil parang ayaw ko dati ng sitwasyon namin sa buhay. Pero nung nasa church na rin, meron pa rin. Hindi siya, sabi ko nga, yung kaaway talagang dinidistract yung magandang plano at purpose ni Lord sa buhay ko. Pero pagkatapos nun, even sa church, kaya actually napansin to ni pastor dati sa akin. Nasabi niya, mukhang nakikita niya raw na talagang meron akong choice ng mga tao na sinasamahan. So, even na sa church dati, naranasan ko at naramdaman ko pa rin siya. So, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, no, yung insecurity po ay wala po siyang pinipili. Talagang ito ay ginagawang parang weapon or instrumento ng ating enemy, ng ating kaaway, upang sirain ang ating buhay. So ngayon naman po, nung Marte, pag-usapan po natin yung naging transition po. Paano nyo po ito na-overcome? Katulad po lang sinabi nyo kanina, yung mighty verse po talaga mula sa Bible, Jeremiah 29:11. At ano po yung ginawa ni Lord na transition po sa inyong buhay? Ayan, ito yung masaya to eh. Kasi yung nababanggit kong insecure at takot na Marte dati, pagkatapos nung makilala ko si Lord, tuloy-tuloy niyang binago yung buhay ko. Ulitin ko, hindi to one day process. Mahabang proseso to. And then, unti-unti kong nakilala yung worth ko sa harap ni Lord. Unti-unti akong nakakilala ng mga tamang kaibigan, tamang tao sa simbahan, na hanggang ngayon, actually, sila yung mga close friend at mga matatali ko talang kaibigan like you at yung iba pa. So, dahil doon, dahil sa ginawa ni Lord sa akin sa part na yon na pinakita niya ngayong plans and purpose, diba? Tapos marami ng kasamang mga kaibigan, nagtuloy-tuloy na yon. Hanggang tuloy-tuloy kong dinidevelop yung sarili ko sa church. Actually, nagsimula sa isang konting journey ng aking pagsisimula.
nagsimula ako na, meron kasi tayo dating Judgment Morning the Drama. So, yung aking best friend na si Jan, ang kanyang role is sa lights and sounds. So, dahil magsasaka ako, medyo malakas ang katawan ko kasi hindi ko man nabanggit kanina, pero dati, kaya kong magbuhat ng mga 70 kilos na kalabasa. Ah, Von, pakipunta nga dito yung ating mga binubuhat doon. Sige. Pagkatapos doon, dahil doon sa Judgment Morning, parang dahil malakas itong magbuhat, makakatulong ko ito sa pagbubuhat ng mga wires at kung ano mabibigat na bagay. Nagsimula doon, and then, unti-unti nakikita ko na pinopromote ni Lord. Hanggang sa... So no, nagsimula ka. Ikaw talaga yung original, eternal Hakot Boys. Kung meron tayong mga eternal life dancers, may eternal... Ito sa katabi ko po ngayon, kailangan mapicturan po talaga natin to. Eternal Hakot Boys. So, Von, alam niyo na kung ano nga pinagmula natin. So, continue nyo nung... Ayun, nagsimula doon, pero hindi ako tumigil. Kasi... passion ko man magbuhat. Mm-hmm. Dahil kamatis, kalabasa dati, kung ano-ano mga gulay binubuhat ko. And then, parang nakita ko na yun yung service na ginagawa ko kay Lord. Actually, ini-enjoy ko talaga yon. And then, naging na-promote taga-buhat ng mga upuan na tawag rito, na sineset up tuwing mga events natin, like morning watch, yung prayer natin, Sunday service. Tapos, afternoon, na-promote ulit. Wow. Ang kasunod kong promotion, taga-buhat pa rin. Pero minubuhat ko yung pulpit ni Pastor, yung salamin pa yun na bakal. Wow. Medyo mabigat na yun. Ayan. So I think ang gumagawa ngayon yun yung asawa ko. So third, ito na talaga. Ito na yung ano, ugat. Ayun, pagkatapos nun, yung faithfulness na yun, mas faithful pala si Lord. Pagkatapos nun, biglang merong isang event, medyo talo na natin to. Na may meeting yung mga workers at saka mga volunteers dito sa likod ng church dati. Tapos, may team ako, which is the Simeon tribe na yon, na ako ang nilagay na leader, that specific group. At nagsimula doon yung leadership. Yung parang tagabuhat ng tawag rito, wire, ng upuan, ng pulpit. And the next step is naging leader na ng isang grupo. Amazing. Alam niyo po, part po ako noon nung Simeon tribe at talagang isa kami sa mga blessed tribe sa panahon ng Hike for Life dahil wala kaming problema sa pagkain dahil nga si Nong Marte, maliban sa gulay, meron kaming baboy, meron kaming kambing, may baka. Kaya ang Hike for Life sa amin noon ay parang fiesta. So, ngayon naman, sa tingin ko po, hindi lang po hanggang doon yung promotion na binigay sa inyo ng Panginoon. Dahil maliban po sa tribes na hinawakan po ni Nong Marte at sa network, isa sa mga pinakamalaking networks po natin ngayon dito sa Life Church Maine, pwede niyo po bang batiin ngayon ang mga taga Corban Network na Hello. Nakikinig ngayon. Hello Corban, sa lahat ng mga taga Corban, magandang umaga. Yun na nga, pagkatapos noon, hindi pa doon natapos yung promotion na ginawa ni Lord. Mm-hmm. Pagkatapos noon, nung pumili ng magiging leader as primary leader ng church, sa kabutihan ni Lord, isa na naman ako sa napili. Mm-hmm. Pagkatapos noon, yun nga, hindi na lang siya isang ordinary leadership kasi malaking grupo na ito ngayon. Isang grupo ng kalalakihan na tawag na namin yung Corban, mm-hmm, na under sa Life Church. Tapos, hindi pa natapos doon. Akala ko doon na eh. Akala ko natatapos na doon. And then, mayroon tayong mga tinutulungan kasing mga churches, mm-hmm, yung mga mentoring nila at mga tinuturuan sa system. So, maliban sa network na meron ako sa church, naging isa rin ako sa mga gumagawa ng mga mentoring, mm-hmm, at pagbe-mentor ng mga iba't ibang mga simbahan. Yung tawag natin is Life Network of Churches. Tama po. I think yung Life Network of Churches natin ay hindi lamang po dito sa Puerto Princesa but also in other municipalities. Siguro po we can take time po para mabati nyo po yung mga churches po na yon. Ayan. Unahin natin sa dulo ng South. Hello sa Heart of Worship sa pangungunan ni Pastor Sanya and Pastora Bing Dizon. Second is from Quezon, Palawan. Pastor June and Pastora Marilyn Quinto ng Renewed Christian Center. Tapos talon tayo sa isla,
kay Pastor Richard and Faye Ormido, yung aking matalik na kaibigang pastor sa Coron, Palawan. And then si Pastor Sevedi Castillones din, batang pastor to from Coron, Palawan also. Meron pa tayo, meron din sa Tagbarungis. Hello, Pastor Rene Fernandez ng God's Kingdom Glory. Ganon din sa Tagboros kay Pastor Mon Solomon Rosario and kay Pastor Israel Santos ng Jesus Christ Our Savior Church. So, sa ating pong mga nakikinig po ngayon at nanonood, tingnan po natin, no, ngayon na talagang naririnig po natin how God has promoted po si Kuya Marte, if it happened to him, it can also happen to you. Ang kinakailangan po natin ay i-overcome po natin yung takot, yung insecurity, yung pagdadalawang isip, yung pang-agam-agam na may kaya bang gawin ng Panginoon sa aking buhay. Kasi ngayon pa lang, sinasabi po namin sa inyo na kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo kung ito'y iyong isusuko. Sa mga nakikinig sa atin po ngayon at nanonood po, Kuya Marte, yung mga naka-undergo din po ng pinagdaanan po ninyo, ano po ba yung tatlong bagay na nais nyo pong iwanan po sa kanila at kanilang pagnilay-nilayan? Una, yung katulad na banggit ko kanina, we are created unique kay Lord. Meron tayong specific purpose galing kay Lord. So, alam ko hindi madali yan, nasa proseso yan, pero kailangan mong maintindihan at malaman na kinreate ka talaga ni Lord unique at yung hindi ka aksidente, kaya buhay ka ngayon, mayroong purpose and plan si Lord sa'yo. Pangalawa, mag-focus ka kay Lord. Focus talaga. Yun isa sa nakita ko nung malaman ko na may Jeremiah 29:11 ako, may purpose at plano si Lord sa buhay ko, doon ako nag-focus. Yung may marami pa rin distractions, may mga takot pa rin, may mga problema pa rin, challenges pa rin, pero naka-focus na lang ako kung ano yung plano ni Lord sa buhay ko para alam ko kung saan ako pupunta. Kasi pwede naman akong maraming gawin, pero hindi mo naman alam kung magsasucceed ka talaga. So ang alam ko, merong plano at magandang purpose si Lord sa akin, doon nakafocus yung sarili ko at alam ko mararating ko pa yung gustong gawin ni Lord sa buhay ko. Tama po yun. Kaya po, kung ikaw po ay nagka-undergo ngayon ng insecurities at mga takot sa iyong buhay, huwag ka pong mawalan ng pag-asa. Naririyan po ang Panginoon. Katulad nga po sa buhay po ni Kuya Marte, you'll never know po eh. When you surrender your life to God, makikita mo po how God can promote you from glory to glory. At hindi lamang po yun yung promotion na binigay sa kanya ng Panginoon. Hindi lamang from tagabuhat, Hakot Boys noon, hindi lang po naging tribe leader, hindi lang po naging network leader, hindi lang po naging mentor of churches, but also si Kuya Marte po, he has a daughter na ngayon po ay pinapasa niya rin po syempre yung passion of winning souls and making disciples. So baka may mga gusto pa po kayong batiin, Kuya Marte, bago po natin wakasan ang ating programa ngayon. Lastly lang kasi yung taas noo, magsasaka ako taas noo kahit kanino. Hanggang ngayon, passionately na ginagawa namin yung pagpa-farm. So, meron akong maliit na farm sa gilid ng bahay namin. And at the same time, may farm yung family namin. And ngayon, nagde-develop din. May dinidevelop natin yung isang malaking lupa sa West Coast area. So, ibig sabihin talaga, yung fear ko dati, yung takot ko dati, tsaka yung parang ayaw ko na maging magsasaka. Ngayon, ibinabalik yung sarili ko. Gusto ko na nga, nandun na lang ako ngayon. At taas noo. So, thank you sa mga frontliners natin, pero gusto kong magpasalamat sa mga magsasaka. Kung kumakain ka ng gulay ngayon, ng bigas, ng mga isda, this is the time na pasalamatan natin yung lahat ng magsasaka kasi sila yung bumubuhay sa atin sa panahon na to. Yung ginawa ng COVID, na-realize ko talaga na sobrang halaga. Kaya yung tatay ko magsi-79 siya ngayong May, and until now, nagpa-farm siya. Nagbubuhat siya sa edad niya na yon. Kasi alam ko, yung sinabi niya sa akin dati, yung bawat butil na kinakain, hindi man na-appreciate nung tao yung magsasaka, pero alam niya sa sarili niya, yung bawat butil ng bigas na kinakain natin, nanggaling yun sa puso at pagmamahal ng magsasaka sa tao. Yun lang, maraming salamat at mabuhay yung mga magsasakang Filipino. Ayan, kaya po, kung ikaw ay magsasaka, huwag po nating maliitin ang ating sarili.
we can have small beginnings, but our God can give us greater endings. Maraming salamat. Magpo-promote ako lang. Kung makakita kayo ng farmer na nagtitinda ng kanilang mga produkto, please lang, wag nyo na pong baratin. Kasi dugo at pawis po yung pinuhunan ng mga yan at pagmamahal para may makain po tayo. So, sa mga tumatawad sa mga magsasaka, mahalin niyo po sila. I love you, farmers. Sa lahat po ng mga magsasaka, kami po ay saludo po sa inyo. Kayo po ay mga bayani. Maraming salamat po. Kuya Marte Bacolod, muli po. Ako po si Heather Tejada Orias. Bukas po abangan po natin isa pa pong napakagandang topic na ating pag-uusapan. What will you do if your life group member is confused of his gender? So bukas po makakasama po natin si Jemai Cansana, isa po sa mga pinakabata nating primary leaders. So ito po si Heather Tejada Arias para po sa Real Talk.